Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay naririto na naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Hey Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Tanggapin ang Espiritu Santo. Ano yon? Tanggapin ang Espiritu Santo. Eh bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat ito po ay may kaugnayan para sa ating pagbasa sa araw po ng Linggo, May 19, 2024, sapagkat ito na po yung Pentecost, yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at nang sila'y binabaan ng Espiritu Santo sa dilang apoy, silang lahat ay tumapang para sa mabuting balita at sila'y pumunta sa mga lansangan para ipahayag at ipatotoo ang tungkol kay Hesukristo. Bago natin simulan ang atin pong pagninilay sa atin pong pagbasa, bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong YouTube channel, ganoon na rin sa atin pong Facebook page o Facebook profile. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Bac, kay Jing Ramos, kay Nelson Umipig, salamat po sa iyo. Kay Brother Marcelo Peralta Capitle, maraming salamat po sa iyong palaging pagpapakape. Kay Sis Nympha Ayay, Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, Saira Pernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, Arnel Rivera, Jackie Paran, Daisy Villanueva, Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dindo Culupano yan, maraming salamat sa iyong veggie salad kagabi ha. Kay Oreo Orion, kay Sis Ami Bumanlag, kay Dina Kabantak, ayan, Duran, Frank Toledo, Israel Manila, Maria Cristina B. Ramos, kay John Lloyd Mabansag, salamat sa iyo sa pag-share palagi ng ating video, Brother John Lloyd ha. Kay Artemio Aquino Antonio, kay Josepina Constantino, kay Emmanuel Niminyo, maraming salamat. Kay Julieta Pascual, kay Sis Lydia Caballero, maraming salamat sa iyo. Kay Jennifer Generoso, Grace Gonzalez, Norberto Makaraig, Marchita Lastra, kay Jason Hagisan, parang first time po niya, salamat po sa iyong pagdating. Kay Reynaldo Paharda, Roger Magbanwa, kay Juan Orlando, Mel Horca, Remedios Pinok, Gershon Traso, kay Lucia Chanco, Ricardo Bernardo Duson, kay Noel Murillo, kay Justin Albon, Merce Mazarido, Amy Reyes, Rosalyn Manzano, kay Julie Aberion, Emmanuel Sampilo, Raquel Rivera, Nelson Domingo, kay Eduardino Marasigan, Brother Bong, salamat. Kay Yolanda Corpus, Marlo Botardo, kay Evangeline Quinto, Alberto Nava, Dwayne Love Murillo, first time po niya, salamat sa iyong pagdating. Ronaldo Lasin, first time din po niya, salamat sa iyo. Kay Bernardo Zuligan, hindi ko alam kung second time. Kay Helbert June Labiaga, first time po. Salamat sa iyong pagdating mga kapatid. At kung ibig din ninyo na mapasama sa palagi ang Sunday Reflection, huwag lang po kayo magatubiling mag-comment sa comment section para kayo po ay mapasama. At huwag nyo din kakalimutan mag-like, syempre. At kung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman dyan. At pindutin yung bell icon dyan, ang piliin po ninyo yung all, para anytime na meron po akong upload ay ma-notify po kayo. Nasa mga nasa live, maraming salamat din po kay Sis Nympha Ayay. Salamat sa mga naririyan. So tayo po ay magpatuloy. Ano po yung ating pag-uusapan? Ano yung ating dapat ng tandaan? Tanggapin ang Espiritu Santo. Hanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata ay 20. Mga talatang 19 hanggang 23. Actually, 3 po ang pagbasa ngayon pero tumutukoy lahat sa Espiritu Santo sapagkat nga ay Pentecost sa araw po ng Linggo. At ang akin pong napili ay itong Juan, kabanatang 20, mga talatang 19 hanggang 23.
Inagabihan ang araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Ano po yung ating dapat na tandaan ngayon? Tanggapin ang Espiritu Santo. Simulan po natin ang unang puntos na gusto nating puntusan ay yung pong sinasabi sa verse 19. Inagabihan ang araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ang senaryong ito ay nang ang mga alagad ay nasa isang silid. Sila ay mga nagtatago dahil sa takot, pangamba, pag-aalala, kabagabagan, na kung ano yung sinapit ng ating Panginoong Jesus ay natatakot silang baka ganun din ang kanilang sapitin, kaya't sila'y nagtago sapagkat maaaring sa isipan nila kung ito nga'y nagawa ng mga kababayan nila kay Jesus na ginawang maipapatay, gawan ng lahat ng kasamaan, lahat ng pagbibintang, o diba? Lahat ng hindi magagandang gawa ay nagawa nila sa ating Panginoong Jesus, ganun din yung kanilang pag-alala. Kaya nga sila ay nagtatago dahil sa takot. Pag-alala, maaaring pinag-iingatan din nila yung kanilang mga buhay. Ngunit sa kabilang banda ng lahat ng iyon, hindi yung lingid kay Jesus. Kaya nang ang ating Panginoong Jesus ay muling mabuhay, hindi niya hinayaan na ang kanyang mga alagad ay nakatago sa mga silid, nakakulong sa mga takot, pag-aalala, pangamba ng kanilang buhay. Parang ngayon, maraming mga taong ikinukulong ang kanilang sarili sa takot, pag-aalala, pangamba sa buhay na ito, sa pagkain, sa babayarin, sa pananalapi, sa kalusugan. Nakabalot at nakatago tayo sa mga bagay na iyan na atin pong pinagkakaabalahan or mga suliranin at alalahanin. Ang unang gusto nating puntusan ay dumating si Jesus. Saan? Sa kalagitnaan nila. Kaya ito yung una, dumating si Jesus. Inagabihan ang araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ano po yung atin pong narinig at nabasa? Sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang mga alagad ay nagtatago, nangangamba, nababagabag. Dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Ano naman ang layunin ng pagdating ng ating Panginoong Jesus? Ang tanong ay, sino ba ang naging dahilan ng kanilang takot, pag-aalala, pangamba, pagtatago? E di yung nangyari kay Jesus, yung ginawa ng kanyang kanilang mga kababayan kay Jesus, yung ginawa ng mga Romano, yung gobyerno ng Romano kay Jesus, yun ang pinagmulan at pinanggalingan ng lahat ng kanilang takot, pag-aalala at pagtatago. At hindi hinayaan ng Panginoon na nandoon sila sa ganong senaryo ng kanilang buhay. Kaya dumating si Jesus at ang kanyang pagdating ay bilang saklolo o pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi hinayaan ni Jesus na nandoon sila sa ganong abang kalagayan. Sa atin din pong buhay, tatandaan po natin palagi, hindi tayo hahayaan ng Diyos na nakabilanggo sa lahat ng mga takot, pag-aalala, pangamba, mga suliranin ng buhay, kabagabagan, mga isipin na nagaganap sa ating buhay. Tatandaan po natin, darating ang ating Panginoong Jesus.
ang kanilang ang isipan noon, noong mga panahon na yun, wala na silang kapag-apag-asa sapagkat ang kanilang nasa isip na matay ang Panginoon na kanilang pinaglingkuran, na kanilang sinundan. Ang kanilang isipan, si Jesus ay nasa ilalim ng lupa. Si Jesus ay nasa libingan. Ang kanyang katawan ay nasa libingan. Pero mula sa mga patay, ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay at sila ang unang pinuntahan. Kaya ngayong pagdating ni Jesus sa kanilang kalagitnaan ay mayroon pong malaking dulot. Anong dulot? Sapagkat yung pagdating ni Jesus sa kanilang kalagitnaan, ang kanyang pagbati ay sumainyo ang kapayapaan. Bakit kaya kailangang ang pagbati ni Jesus ay dumating sa kanila ang kapayapaan ng Diyos? Alam naman natin ang opposite, ang kabaligtaran ng kapayapaan ay katakutan, di ba? Kabagabagan, di ba? Kawalan ng pag-asa, kawalan ng kasiyahan, kawalan ng kasiglahan, kalugmukan, di ba? Panlulumo, panghihina, panlulupaypay. Ngayon, ang sinasabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Punta na po tayo sa ikalawa, mga kapatid, sapagkat sa bandang dulo po ako didiin dahil ang gusto kong diinan ngayon ay ang tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo. Sabi po ng verse 20, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ito yung ikalawang gusto nating puntusan. Una, dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Pangalawa, dumating na ang kaligayahan sa kanilang kalagitnaan. Kaligayahan sa bawat isa sa kanila. Sapagkat nung ipinakita ni Jesus yung kanyang kamay at yung kanyang tagiliran, sabi ng ating binasa, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Kanino masusumpungan ang katuwaan, ang malaking kasiyahan, ang malaking kagalakan? Tanging kay Jesus lamang. Tandaan po natin sa mundong ito, sa daigdig na ito na atin pong ginagalawan, pansamantala kaya kang paligayahin, kaya kang pasayahin ng tao. Pansamantala kaya kang paligayahin, kaya kang pasayahin ng posisyon mo. Pansamantala kaya kang pasayahin, kaya kang paligayahin ng pananalapi mo, ng karangian sa buhay, ng anumang bagay na nasa paligid mo, ng mga kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay. Pero ang lahat ng iyan na pagbibigay kasiyahan ng mundong ito ay pansamantala lamang. Sapagkat may mga tao sa kabila na marami ng tinatangkilik, tinataglay sa buhay, hindi pa ganun yung malaking kagalakan sa kanilang buhay. Sapagkat kapag sila'y nag-iisa na, nandoon yung panlulumo, yung kalungkutan, yung kabalisahan, yung pag-aalala, yung takot at pangamba. Ngunit ang tao na kasama ang ating Panginoon at tinataglay niya ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kaligayahang tinataglay sa buhay ay mananatili kahit siya'y nag-iisa. Kaya nga maraming mga tao, daladala niya ang kanyang mundo. Daladala niya ang malaking kasiyahan, di ba? Kapag ang isang tao ay may tinataglay na Hesukristo sa kanyang buhay, kahit walang laman ang bulsa, walang makain, iniwan ang mga mahal sa buhay, walang kumakausap, walang kumapansin, hindi yan nalulungkot. Bakit? Sapagkat ang tunay na kaligayahan niya ay hindi nang gagaling sa mga bagay sa mundong ito, sa tao, sa karangian, kundi ang kanyang kaligayahan ay bumubukal mula sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi sa ating binasa, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Anong sabi? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Ano ba yung kaganapan bago dumating si Jesus? Takot, pag-aalala, kalungkutan, kabagabagan, kawalan ng pag-asa. Pero nang dumating si Jesus sa kanilang kalagitnaan, tuwang-tuwa, kagalakan, kasiyahan ang dumating. Kaya pangalawa, dumating ang kaligayahan sa kanilang kalagitnaan. Ikatlo na gusto nating puntusan, medyo mahaba-haba kasi ito ikatlo. Sabi ng verse 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman,
ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, dito po sa ating pagbasa, meron pong inintroduce si Jesus sa kanyang mga alagad. At ito po yung ikatlong persona sa katauhan po ng Espiritu Santo. Alam naman natin na nang ang Panginoong Jesus ay mamatay at muling nabuhay, siya po ay nakaprepared ng umakyat sa langit, bumalik sa kanyang ama. Subalit ang kanyang pagbabalik sa kanyang ama ay hindi pwedeng maputol yung kanyang sinimulang ministeryo. At hindi niya hahayaan na ito ay tumigil, hindi magpatuloy. Kaya ang kanyang ginawa, ang mga alagad na nasa gitna ng mga takot, pag-aarala, pangamba, dumating ang kanilang kagalakan, ang malaking katuwaan. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang Panginoong Yesus ay nagbigay pa ng ayuda at tulong sa kanila. Dito na pumapasok yung parang tinatawag na transition, na ang magpapatuloy ng ministeryo ng ating Panginoon ay ang mga alagad sa tulong ng Espiritu Santo. Ito pong senaryo sa ating pagbasa, napakinggan ko po sa ating isang ubispo, na iba pa ito doon sa pagbaba ng Espiritu Santo habang ang mga alagad ay nasa silid. Kasama nila ang inang birhen. Dito sa ating pong pagbasa, walang binabanggit. Kundi ang sinasabi dito ay hiningahan sila. Ano naman ang layunin? Ano naman ang gagawin ng Espiritu Santo sa kanilang buhay para sila'y tumatag, lumakas ang loob, para sila'y magpatuloy sa paglilingkod? Alam naman natin ang mga trabaho, alam naman natin ang gawain, alam naman natin ang ministeryo ng Espiritu Santo. Magpalakas, maging tagapagtanggol, maging patnubay, maging gabay. Ang isa pang tawag ay maging abogado natin, kaya nga tagapagtanggol. Sapagkat tayo walang kakayahang magtanggol, kaya siya ang magtatanggol sa atin. Ang mga gawain pa niya ay magpaalala sa atin ng mga bagay na itinuro na ni Jesus. Kaya magre-remind siya sa atin. So, yung purpose, yung layunin, kung bakit bumaba at hiningahan sila ng Espiritu Santo, ay upang ipagpatuloy yung ministeryo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa ating binasa, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Yung pong ministry ng ating Panginoong Jesus Kristo at yung ministry ni Juan Bautista ay the same. Yung preaching of repentance, yung pangangaral ng pagsisisi. Ipinagpatuloy yun ng ating Panginoong Jesus Kristo at pagdating ng mga alagad niya o nung magkaroon siya ng mga alagad bago siya umakyat, bumalik sa pili ng kanyang ama, yung preaching of repentance pa din ang tinataglay at daladala ng kanyang mga alagad, ang pangangaral ng pagsisisi. At kapag yung mga taong pinangaralan ay nagsisi at nagbalik loob, ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga iyon. Pero hindi nangangahulugan na ang mga alagad ang magpapatawad ng kanilang kasalanan, kundi kukonfirmahin ito ng Espiritu Santo, sapagkat ang nagpapatawad lamang ay ang Diyos. Sila lamang yung kasangkapan para itong mga taong magbabalik loob ay tanggapin yung malaking kasiyahan, malaking kaligayahan na tumanggap sila ng pagpapatawad mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga alagad, sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya dumating ang Espiritu Santo sa kanila. Sila ay hiningahan. Ano yung atin pong pinag-uusapan? Tanggapin ang Espiritu Santo. Unang pinupuntusan po natin, dumating si Jesus. Yan yung una. Sa kanilang kalagitnaan, habang sila'y balot, bilanggo ng takot, pag-alala, pangamba sa kanilang buhay. Dumating si Jesus sa kanila para bigyan sila ng malaking kaligayahan. Ito yung pangalawa. Dumating ang kaligayahan, sapagkat kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang mararanasan ang tunay na kaligayahan. At ikatlo na dumating sa kanila, dumating ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan na tutulong sa kanila, ang Espiritu Santo ang magpapatnubay sa kanila, ang Espiritu Santo ang magtatanggol sa kanila, ang Espiritu Santo ang magiging gabay nila, giyan nila, upang maipagpatuloy
ang nasimulang ministry ng ating Panginoon, sapagkat hindi pwedeng pagkatapos ni Jesus, tigil na rin yung kanyang sinimulan. Ang nais ng Panginoon ay maipagpatuloy ng kanyang mga alagad. At hindi ito maipagpapatuloy ng kanyang mga alagad kung sila'y takot, mga nakabilanggo ng pag-aalala, ng pag-aagam-agam, ng kabagabagan. Hindi sila magiging epektibo na mga naglilingkod at mga alagad ng mga panahon na iyon. Kaya kailangan nila ng lakas ng kapangyarihan mula sa itaas. Kapangyarihang magpapatotoo ng lahat ng kanilang gagawin, ipapangaral at sasabihin. Mayroon po akong nabasa ng mga iba't ibang mga gawain pa ng Espiritu Santo at ito po ay nagaganap sa ating kapanahunan. Ano-ano pa ba ang mga gawain ng Espiritu Santo? Sabi ng John 16:8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo? Patutunayan ng Espiritu Santo na mali ang pag-aakala ng tagasanlibutan sa kasalanan. So, ibig sabihin, nandoon yung conviction, nandoon yung pagtuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na kailangang maipahatid, maipabatid sa isang tao na mali ang kanyang pag-aakala sa kasalanan. Ang tinutukoy dito ay tagasanlibutan tungkol sa kasalanan at tungkol din sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Yun po yung gagawin ng Espiritu Santo na ang isang tao ay dalhin sa conviction para magbago ang kanyang paniniwala tungkol sa kasalanan at tungkol sa paghatol ng Diyos. Meron pang binabanggit sa John chapter 3 verse 5 to 6. Sabi rito, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ito po yung tagpo ng Panginoong Yesus at ni Nicodemo. Nang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus na kailangang ipanganak na muli ang isang tao para siya'y makapasok sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang sabi naman ng Nicodemo ay paano mangyayari yun? Babalik ba siya sa kanyang sinapupunan o babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Papasok ba siya muli sa puwerta ng kanyang ina pagkatapos siya iluluwal? Minali siya ng ating Panginoon sapagkat sabi pa nga niya, guru ka pa naman ng Israel. Ang ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay kapanganakan mula sa itaas. Na ang isang taong ipanganganak mula sa itaas ay kailangang tumanggap ng Espiritu Santo upang magbago ang kanyang buhay. Totoo naman na ang tumutulong sa isang tao para tayo'y magbago ay ang Espiritu'ng ipinadala ng ating Panginoong Yesus sa atin, sa ating mga katauhan, para tayo patuloy na makapagbago. Meron po pong binabanggit sa Roma chapter 8 verse 16, ang sabi ganito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito po yung katiyakan ng kaligtasan. Kapag tayo nagpatuloy sa ating pong paglilingkod, sa ating pananampalataya, sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng ating binasa, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tingnan po ninyo, yung katiyakan ng kaligtasan ay mapapa sa atin sapagkat ang magpapatotoo ay ang Espiritu Santo na ikaw at ako ay anak ng Diyos sapagkat tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So meron po tayong assurance ng kaligtasan, tiyak, katiyakan ng kaligtasan. Yan ang patuloy na ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay, binibigyan niya tayo ng katiyakan, hindi pag-aalinlangan, hindi pagdududa bilang ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat may mga panahon, may mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay ang maraming pagsubok, problema, suliranin na pinanghihinaan ka na. Na parang hindi mo nararamdaman yung yakap, yung tulong, yung kalingan ng Diyos. Kaya nagdududa ka, pinapakinggan pa ba ako ng Diyos? Anak pa ba ako ng Diyos?
o anak na ako ng kaaway. Pero dahil ang Espiritu Santo ay tinataglay natin, patutunayan niya yan sa iyo, patututuhanan niya sa ating buhay na ikaw ay anak ng Diyos. Yung assurance of salvation. Sabi naman ng John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang patuloy na ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay ay pinagliliwanag niya yung ating isipan, yung ating misyon, yung ating buhay paglilingkod. Kaya nga siya'y kaliwanagan, siya yung katotohanan, siya yung papatnubay sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Tingnan po ninyo, meron pong isang bagay na gagawin ng Espiritu Santo sa atin kapag siya tinanggap natin, yung hindi nakikita ng ordinaryong tao na magaganap sa hinaharap, ay pwede niya nang ipasilip sa atin. Pwede niyang ipakita sa atin. Bakit? Kasi yun yung kanyang ginagawa eh. Nililiwanagan niya yung dinaraanan mo, yung bawat paghakbang mo, yung bawat gagawin mo, yung bawat plano mo. Ano ang isa pang trabaho ng Espiritu Santo? Ini-enlight tayo, nililiwanagan tayo. Ano pa ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18? At ngayong naaalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ito yung pagbabagong anyo. Siguro madali nang magpaliwanag pagpatungkol sa pagbabagong anyo. Sapagkat nangyari ito at naganap mismo sa ating Panginoong Jesucristo nang siya'y nasa bundok, na nagkaroon siya ng transfiguration o transformation na may pagbabagong anyo. At yung anyong yon na ibig maganap ng Diyos, ng Espiritu Santo, yung wangis anyo na tulad ng sa Diyos, na sinasabi ritong naaalis na yung talukbong, na tumatalukbong sa atin, at ang lilitaw na ngayon, yung maningning sa ating mukha, ito yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, pag nakikita tayo ng mga taong kapwa natin mananampalataya, kapag tayo ay babad sa kanya mga salita, babad tayo sa Espiritu Santo, nagniningning eh. Wow! Mukhang anghel, di ba? Mukhang angel ang aking kausap, di ba? Parang anghel tayo para sa kanila. Bakit? Nagniningning eh. So, yun yung pong ginagawa ng Espiritu Santo, yung transformation, yung pagbabagong anyo. At panghuli, sabi ng Galatians chapter 5:22, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ito na po yung bunga ng Espiritu. At alam mo naman natin, kabisado natin kung ano yung mga bungang yan, di ba? So ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipingil sa sarili. Siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ito yung ginagawa sa atin pagpapatuloy. Sapagkat sa atin pong pagninilay, sinasabi natin na ito pa yung mga iba't ibang gawain ng Espiritu Santo na ginagawa niya sa mga taong mananampalataya, sa mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Tanggapin ang Espiritu Santo. Napakahalaga para tayo makapagpatuloy sa ating buhay paglilingkod. Kailangan natin ang kapangyarihan, lakas mula sa itaas, patnubay, gabay, ang katotohanan para tayo makapagpatuloy sa ating buhay paglilingkod. Marami man tayong pagdadaan ng mga trials, suffering, persecution. Oo, hindi natin maiiwasan yan. Hindi tayo exempted yan sapagkat si Jesus man dinaanan ng lahat ng yan, ngunit siya'y nagtagumpay. Ang nais ng Panginoon sa kanyang mga alagad, magtagumpay din sila sa kanilang mga misyon. Pero kung ating pong babasahin ang kanilang kasaysayan,
sila ay nangamatay na martir, sapagkat sila'y dumaan din sa mga pag-uusig, dumaan sa pagpapahirap, ngunit hindi po nawala ng saysay ang lahat ng kanilang paghihirap para maipagpatuloy ang kanilang misyon na maipalaganap at madala ang mabuting balita saan man sila dalhin ang kanilang mga paa. Tayo man! Brother, ikaw, wala ka bang pagsubok na pinagdaraanan? Mayroon. Ito pong aking pong ginagawang ito, hindi naman ito mananatili sapagkat ang buhay natin, hindi naman natin alam kung hanggang kailan. Pero habang tayo may lakas, habang tayo ginagamit ng Panginoon, habang mayroon pong tinig, habang pwedeng magsalita, habang tayo nakakapaghayag, nakakapaghayo, sige lang, magpatuloy lang tayo. Give the best, ika nga. Ibigay natin yung the best sapagkat maaaring sa mga susunod na panahon, hindi natin alam. May mga pangyayaring pwedeng maganap. Nahihinto na lang ang lahat ng bagay. Tandaan po natin, 2 taon tayong dumaan sa pandemic na huminto ang takbo ng buhay sa mundong ito. Hindi natin alam. Kaya habang tayo ginagamit, magpatuloy sa tulong, lakas ng kapangyarihan, patnubay gabay, pagtatanggol, pagpapaalala ng Espiritu Santo para tayo makapagpatuloy. Kaya huwag kang susuko, huwag tayong susuko. Ano yung una nating pinuntusan? Dumating si Jesus. Palagi nating tatandaan, sa gitna ng kawalan, kagipitan, kalungkutan, kabagabagan, darating si Jesus para tayo kanyang samahan. Pangalawa, dumating ang kaligayahan sa kanila sapagkat nung dumating si Jesus, ipinakita niya ang ebidensya na siya'y muling nabuhay dahil sa kanyang mga sugat, sa kanyang palad at tagiliran. At pagkatapos, sila'y binati ng kapayapaan. Hindi ito kapayapaan na hangad lang ni Jesus para sa kanila, tulad ng kanilang pagbabatian kapag sila'y nakikita-kita, kundi ang gustong sabihin ni Jesus, tanggapin ninyo ang aking kapayapaan, ako ang prinsipe ng kapayapaan, kaya nga dapat nating maging katangian yung kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo na dumating ay ang Espiritu Santo. Dumating ang Espiritu Santo sa kanila, ang kapangyarihan, ang patnubay, ang tagapagtanggol, ang gabay, upang maipagpatuloy nila ang ministeryo na sinimula ng ating Panginoong Yesus hanggang sa ating panahon, dapat magpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At kung ibig din ninyo na mapasama palagi sa shoutout sa Gospel Reflection every Sunday, huwag lang kayong mag-aatubiling mag-comment sa comment section. Sapagkat kung like lang, hindi ko po na-identify. Hindi katulad sa Facebook na yung like, kita mo kung sino yung nag-like. Sa YouTube kasi hindi. At huwag nyo rin kakaligtaan na mag-like siyempre. At mag-subscribe. At piliin din yung all kapag pinindot nyo yung bell icon para anytime na may bago po akong upload kayo po ay manonood. Maraming salamat din po sa mga nasa live, Sister Emmy, Ramoy, Galgana, Brother Rick, Pagyo, Sister Kuncha Malig, Sister Mila Parana, Bon Voyage sa'yo, papuntang Japan. Sister Nympha Ai, Pearly Escolano, kay Brother Marcelo Peralta Capitle, hello po, good morning dyan sa inyo. Ay, good noon na pala, hapon na. Sino pa ba yun nandyan? Salamat po sa 5-6 million in the house. So, ang akin lamang pong palagi masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! In case he passes by this way, and can you pass this on to Minnie so she knows where we're at, and you better send me your address so that I can send